Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. And for today's video, gagawin po natin ang review itong si Superlandlady na marami na po ang nagre-request sa akin. Pero ngayon ko lamang po siya magagawa ng review kasi nga po natambak yung mga upload na hindi ko pa na-upload sa aking YouTube channel. So ngayon pa lang ako makakapag-review dito. And also dahil first time pa lamang po tayong gagamit itong si Superlandlady, so yung mga masasabi ko po dito is based on my opinion and my honest review dito sa application na ito. So ito nga po pala yung nagtitrending na earning application na pwede daw po nating pagkakitaan ng extra income bukod sa madami yung nag-a-advertise dito sa application na ito. So ito nga po pala yung kanyang logo at available po siya sa Google Play Store. So kapag isi-search nyo po or hahanapin nyo po ito sa Google Play Store, make sure na yung pag-search nyo po is walang space, ganito po talaga siya. Kasi kapag may space po yan is wala po or hindi nyo mahanap agad itong application po na ito. At kung makikita nyo naman po ay early access siya. So, ibig sabihin, hindi pa talaga siya nare-release nung developer or creator nitong game. Pero wag po kayong mag-alala kasi meron naman pong mga earning application na kahit under early access is legit naman pong nagbabayad. So, ito nga po pala ay meron ng 100,000 download po. At yung last update po dito ay nito lang January 17, 2023. So, kanina sinubukan ko po ito pagkatapos ko i-download. Sinubukan kong gamitin kung ano nga ba yung pwede natin gawin dito para kumita tayo ng kahit papaano. So, dito guys, pag first time user ka pa lamang po, kailangan po natin mag-login ng ating Facebook or Google account dito. Maganda po kasi yon kapag halimbawa na-delete po natin itong application na to, hindi po tayo manghihinayang kasi mare-recover pa rin po natin yung pera po or coins na maiipon natin dito once na na-login po ulit natin yung account na ginamit po natin. So, dito guys, ang gagawin lamang po natin, based po dun sa kanyang pangalan na Superlandlady, magpapaupa lamang po tayo dito, magre-rent lamang po tayo dito, yun po yung kanilang main ways of earning. So, ikaw po yung landlady or landlord dito, na kung saan maghahanap ka po ng tenant na uupa sa bahay mo dito. And then, para makapag-build ka po ng house dito, yung mga coins po na ibinabayad sa'yo ng mga tenant or umuupa sa bahay mo, yun po yung ipambibili mo ng mga lupa at ipapang maintenance mo ng mga bahay na nagawa mo na. So dito guys, may makikita po kayo ditong build or yung hammer. Since meron na po akong 7 slot para ipaupahan po yung bahay na yan, so bibili pa po ako ng isa. Kapag bibili po ako ng isa, ikiklik ko lamang po ito. And then, ikiklik ko yung unlock now. At dapat, kailangan meron po akong sapat na 1,200 coins para makabili po ulit ako ng bahay dito. So, ang gagawin ko lamang po, ikiklik ko lamang po itong generously accept. And then, may lalabas po ditong video advertisement. So, kapag nakalagay po dito is not enough times, ibig sabihin kulang po yung coins na kailangan yung ibayad. So, yung sa akin kasi is nasa 1,230. Minsan kasi nagkaka-error yung app. Kahit meron ka ng sapat na coins, hindi mo pa rin siya mabili. So, mamaya na po natin i-build yan. And then, dito guys, pag magpapaupa ka po, ang gagawin nyo lamang po, itatap nyo lamang po itong mga bahay. Then, maghahanap lamang po kayo ng mga renter nyo dito or yung uupa nga po dito. Pero ang mas better kapag magpapaupa kayo dito, pupunta muna tayo dito sa sponsorship task. So, nasa level 5 na po ako at ito yung mga tao na dapat kong papaupahin dito at ito yung mga bilang kung ilang beses dapat silang makakaupa sa akin para makareceive po ako ng pera dito. So, yung iipunin nyo po dito para makapayout po kayo is itong green dollars po na ito. Pero dito makikita nyo yung balance ko po is 151 pesos at kapag pinindot nyo po ito, ganito po yung halaga niya. 1 pesos and 51 centavos po ito. Hindi po talaga siya totoong 151 pesos, kundi 1 pesos and 51 centavos. Ito po yung payment method na gagamitin natin para makapag-withdraw po tayo ng mga pera na maiipon po natin dito. So, ikiklik nyo lamang po itong withdrawal method. Meron po tayo ditong dalawang payment method, Lazada Wallet po and Gcash po natin. So, sa Lazada Wallet po, yung minimum po natin dito is nasa
1 pesos po na direktang papasok sa ating Lazada wallet account. Dahil yung 1 pesos na yun is napakababang amount at wala naman tayong mabibili sa 1 pesos na yun. So, syempre, instead na i-pay out natin yan, ipunin na lamang po natin yan para makapag-pay out po tayo sa Gcash. So, kapag gusto niyo po na payment method nyo is si Gcash, pipindutin po natin ito. And then, ikiklik lamang po natin yung confirm dito. So, dito po, yung minimum po kay Gcash is nasa 200 pesos po. And then, kung meron po kayong mga pera na nagkakalagaw nasa 500, 1,000, pwede nyo naman po siyang ma-payout. Basta lumagpas lamang po sa 200 pesos yung ipipayout nyo po dito, mapipayout nyo lahat ng balance nyo na pera dito. Basta lumagpas lang po siya ng minimum na 200 pesos dito. So, sa 200 pesos na yun, mga nasa 20,000 yung dapat meron tayo na green dollars na ganito para makapag-payout po tayo ng 200 pesos nga po. So, yun po yung kanilang dalawang payment method dito. At andito po pala sa baba yung kanilang withdrawal rules. So, una po, all withdrawals will deduct all balances and transfer the withdrawal balance to your designated account. Yung pangalawa naman, yung arrival time daw po within 1 minute to 24 hours and if there is any problem, it will be resolved within 3 working days. So, mga nasa within 24 hours, pwede na nating ma-receive yung maipipay out po natin dito. And yung number 3, you can withdraw at most 1 times per day. So, sa isang araw, isang beses lamang po tayo makakapag-withdraw. Kaya kung may pera ka pa po na gusto mong i-withdraw, kinabukasan naman po natin yan mapipay out. And then yung pang-apat po, according to the requirements of each platform, there is a limit on the minimum withdrawal amount. If the amount is insufficient, you can try another withdrawal method. So, yun nga po yung sinasabi ko na meron po sila ditong minimum amount na kailangan po nating ma-reach para makapag-pay out po tayo dito. So, dyan po magkayo mag-pay out dito sa pinakantaas. At para makakuha nga po kayo or makaipon po kayo nitong coin na ito, itong dollars na ito, yung green dollars na yan, para makarami tayo niyan, ito nga po yung kanilang main ways of earnings. So, habang nagpapaupa po tayo dito is nakaka-receive po tayo ng reward na green dollars na yan, yung parang pinakang papel na money na yan. So, dito, kailangan po natin gawin yung mga sponsorship kasi dito tayo makakakuha. Kapag nasa level 6 na tayo, pwede tayo makakuha ng 105 or nasa 10 pesos and 5 centavos or 1 peso yata ito. Itong 105 nasa kapag dito na siya is mga nasa 1 peso siguro and 5 cents. Ito naman yung sa level 7, 1 pesos and 40 centavos. Ayan. Hanggang level 14 po, 3 pesos and 85 centavos yung pwede nating ma-receive dito. So, ang gagawin lang natin, pipiliin lang natin yung mga papaupahin natin dito. Ayan. So, ito muna yung aking kukompletuhin dyan. 50 na ganyan yung dapat kong paupahin. So, ikiklik ko lang siya. So, ayan. And then, para ma-build po ulit natin itong mga bahay-bahay na ito, meron itong mga timer. So, kapag natapos po yung countdown, magbabayad na po sila ng renta, then pwede ka po ulit magpaupa pa ng ibang tao dito para maka-earn ka po ulit ng coins sa ipambibili nga po natin ng mga building. So, next up po natin, magbibuild po tayo ng bahay. Click natin yung unlock now. So, wala pang video advertisement kasi dito kapag magbibili ka ng bahay or mag-a-unlock ka ng panibagong bahay, kailangan mo siyang mabuksan by watching video advertisement din po. So, kung mapapansin nyo, more on video advertisement ito. Yung iba is skippable, yung iba naman is kailangan nating panoorin hanggang dulo. Then, next natin, meron din po silang ino-offer dito na 7,000 cash or 70 pesos yung halaga niya kapag dito siya i-convert. So, ikiklik lang natin to. Yung current total ko po is nasa 35 pesos. Pero kapag nandito siya sa ating pinakang peso balance, nasa 3 pesos and 5 cents yan or 50 centavos. Yan, 35 na yan. Or nasa 35 cents po yung halaga niya. So, ikiklik lamang po natin ito. Ito mga task din po ito na kailangan natin kompletuhin para ma-receive po natin yung mga rewards na ipamimigay po nila. So, ikiklik lamang po natin itong get it. And then, click natin yung happy to accept. So, meron na po ako ditong
Ang halaga nito is 1, kasi yung 151 pesos, yung halaga niya ay nasa 1 pesos and 51 centavos. Ibig sabihin kapag ganito siya, is 1 pesos and 5 centavos po. So in progress na tayo, kailangan na nating makomplete yung level 6 para makuha naman natin itong kasunod na pera dito. So ayan, yan yung pangalawa na ways of earnings. Then dito meron po tayong landlord. So click natin yung withdraw. In progress pa rin po ito. So mga task din ito, connect, yung mga task nila dito is pare-parehas lang din. Kailangan mo lang ma-complete yung mga level-level na mga sponsorship dito para makuha mo yung or makakuha ka ng mas madaming ganito at may convert mo yan into real cash. So next po natin, meron din sila ditong tenant. So, yung sa tenant dito, incentives for collecting tenants. Kapag na-collect natin yung mga tenants lahat-lahat dito, pwede tayong makakuha up to 20,000 pesos. And then, kapag kinonvert natin siya dun sa pinakang balance natin, siguro mga nasa 200 pesos yan. Pero itong 20,000 pesos, or eto nga po, yung 200 pesos yan pag kinonvert nga po dun sa pinakang peso balance natin, siguro aabutin ka pa yung estimated time ko para makompleto mo yung mga tenants mo dito. Mga nasa 1 month or 2 months, depende kung gano'n mo siya katagal gamitin sa isang araw yung application na ganito. Kasi dito guys, sa application na si Superlandlady, kailangan talaga dito na meron kang sapat na load bago mo ito magamit. Then, also meron silang mga task. Ayan, so makikita nyo naman, more on task lang talaga ito na kailangan mong kompletuhin and gawin para ma-receive mo yung mga cash-cash na pwede nating ma-convert into real money. So, ayan po yung mga task. Ito yung mga daily task. Araw-araw makaka-receive ka po niyan. And then, dito naman po tayo, pwede din po tayong mag-invite dito. So, kung mag-invite ka po dito, meron ka makukuhang 7 pesos and 50 centavos or 750 nga po. So, yung sinasabi kong 7 pesos and 50 centavos, yun kasi yung nagiging halaga niya dito sa ating pinakang peso balance or yung i-withdraw talaga natin. So, ikiklik lamang po natin ito. Per person po yan, 7 pesos and 50 centavos po. So, ang gagawin nyo lang sa pag-i-invite po dito, madali lang naman siya, ipopromote lang natin siya sa ating mga social media account. Gagawa natin siya ng description na pwede silang kumita ng ganito, ganyan. And then, ibibigay lamang po natin yung invitation ID. Ngayon, para maging valid po yung pag-i-invite natin, kailangan lamang po nilang ilagay yung ating invitation ID dito sa fill in the invitation ID para makareceive din po sila dito ng pera kung gagamitin po nila yung ating invitation code or invitation ID po. So, ganyan po yung pag-i-invite. Makaka-receive lamang po kayo ng reward kung gagamitin po nila yung invitation code nyo at ilalagay po dito. So, nandito po yung real description sa pag-i-invite. After your friend withdraws for the first time, you will get 150 pesos or 1 peso and 50 centavos po. After your friend reaches level 10, you will get 600 pesos again. So, kapag na-reach nung friend na na-invite mo or yung gumamit ng invitation mo, code mo, yung level 10 dito, dun ka palang makaka-receive ng 600 pesos or 6 pesos. 600 pesos pag dito, pag kinonvert na siya dito sa ipipay out natin is nasa 6 pesos na lamang po yung halaga niya. So, ang masasabi ko dito, dapat kung ano yung mawi-withdraw natin na pera, dapat ganun na lang yung ilalagay nila dito sa pinakang balance natin. Para kumbaga, malaman natin kung magkano talaga yung halaga natin. Kasi pagdating dito, yung 151 pesos na balance natin is magiging 1 pesos and 51 centavos. Kumbaga, ang ginawa ng developer para mas madami yung gumamit sa application niya ay ganito yung ginawa niya. Kumbaga, akala ng mga ibang user na makakagamit nito, ito talaga yung pinakang balance nila. Parang attention, para makakatch lang ng attention, ganito yung ginagawa nila dun sa balance na talagang mawi-withdraw po natin dito. So, yan lamang po yung kanilang iba't ibang way para maka-earn po tayo ng pera dito at makapag-payout. At yun din po yung kanilang payment method, Lazada wallet po and Gcash account. So, dito sa last part, ito na yung sasabihin ko yung honest review and honest opinion ko dito. So, sasagutin ko kung legit ba nga ba itong application na ito or hindi.
So, legit naman po itong application na ito. Nag-further research na din po ako dito. At, ayun na nga. So, mga isang araw ako nag-research about this application para makita ko kung legit nga ba to or hindi. Kasi kung ihintayin ko pa na ma-reach ko yung minimum sa Gcash na 200 pesos, medyo matatagalan tayong sagutin kung legit nga ba or fake yung app. So, para po sa mga nagtatanong or sa mga user nitong application, yes, legit earning application naman po ito na kung saan kapag nag-payout po kayo, makaka-receive naman po kayo ng payment. Kaya lamang po, ang problema lang po kasi dito sa application na ito, ay hindi po siya pwede sa mga tao na medyo ikli yung pasensya kasi hindi po ganun kadaling kumita ng pera dito. Medyo matatagalan po kayo bago nyo ma-reach yung kanilang minimum dito sa Gcash na 200 pesos. Baka abutin pa po kayo ng 4 months or 5 months, madami pa po kayong mauubos na load pag ginamit nyo po ito. So, mare-recommend ko po ito sa mga tao na mahilig mag-invite kasi kung mag-i-invite ka dito, mas mapapadali po yung inyong pag-iipon ng pera dito kung mag-i-invite ka. Mare-recommend ko to sa mga tao na magagaling mag-invite, sa mga tao na madidiskarte kung paano sila makakaipon ng malaking amount dito at makaka-payout. And hindi ko siya mai-recommend naman sa mga tao na hindi sapat yung load or medyo may inipin, gustong maka-payout agad. So hindi po ito talaga earning application na mabilis tayong kikita ng pera. Yes, legit naman po siya, kaya lamang po ang problema, sobrang tagal po nating kikita ng pera dito. Kaya kung gusto nyo po itong pagkakitaan, ito lamang po yung masasabi ko sa inyo. Legit naman po ito, kaya lang matatagalan nga po kayo makapag-payout dito. Kaya kung choice nyo po na hindi nyo ito gamitin, is choice nyo po iyon. So, in-explain ko lamang po dito sa video na ito na makaka-payout po kayo kapag na makaka-receive po kayo ng payment kapag magpi-payout po kayo dito. Pero wag po tayo mag-expect na mabilis po tayong kikita dito sa application na ito. Kasi madami-dami pa tayong load na uubusin bago tayo maka-withdraw. Kung ang gagawin lang natin is maglalaro lang ng kanilang main ways of earnings at hindi po tayo mag-i-invite. So ito nga po ay recommended ko sa mga tao na magagaling mag-invite since ang application na ito ay makaka-payout ka agad kung madami kang nai-invite or madami kang magaling ka nga pong mag-invite dito or magpagamit ng invitation code mo. So ayun, dito ko na tinatapos tong video na to and thank you for watching.